para sa percentage tax naman, so balik ka lang ng main screen. And then, hanapin mo yung 2551Q form 2018 version. Yan. And then, start tayo for the year, for the calendar year, December 2021, second quarter, amended return, no. And then, ilalagay mo dyan yung details mo, double check mo lang kung tama. And then, are you willing of tax relief? No. And then, graduated, kasi nakagraduated ka. So, sa second page, dito mo ilalagay yung kinita mo for this quarter. For example, 60,000. And then, sa ATC, hanapin mo yung PT010 na nasa baba. Yung 1%. Kasi yung dati yan, 3% yan eh. Pero ngayon, dahil sa crate law, 1% na lang siya. So, ang 1% ng 60,000 ay 600 pesos. So, pagbalik mo ng first page, makikita mo naman doon kung magkano yung babayaran mo for this quarter. And ang 1% ng 6,000 ay 600. So, yon. And then, you're done. So, pag double check mo kung okay na lahat, click mo lang yung validate, save, and then submit. Always save a copy ng mga form na pina-file nyo. Just in case magkaroon ng system error, meron kayong copy and proof na nag-file talaga kayo. And then, pag naka-receive ka na ng email confirmation, pwede ka nang magbayad through GCash, sa banko, or it's up to you kung saan. Marami namang payment options ang BIR. Kung sa GCash mo gusto magbayad, so ganito lang yon. Punta ka lang ng GCash app, and then pay bills, and then yung BIR. So, ito. Ganito yung itsura niya pag magbabayad ka sa GCash. So, form series 2500. Form number 2551Q. Tax type, percentage tax, and then return period, yung last day ng quarter na to. So, ang last day for this quarter ay June 30, 2021. And then, TIN, yung TIN number mo, of course. And then, branch code, 50. Branch code para to sa may mga branch 1, branch 2. Dahil self-employed man tayo. So, 000. And then, amount, kung magkano yung babayaran mong percentage tax. So, for example, yung 1% ng 60,000 ay 600. And then, importante, lagay mo yung email mo para magka-confirm yung GCash. And then, yun yung proof mo na nagbayad ka. Yung iba kasi, hindi na sila nagbabayad, nagpa-file ng payment form. Diretso na lang sila ganito, GCash. And then, that's it. Okay na, nakapag-file ka na for this quarter. So, again, always save a copy, a hard copy of the forms na na-file mo para sa'yo, para meron kang proof. Okay, thank you for watching. And if you have any questions, just leave a comment. Bye!